Formal daw na hihingi ng paliwanag ang ating konsulado sa Hong Kong kaugnay ng ginawang pagharang ng immigration officers doon kay dating ombudsman Conchita Carpio-Morales. Immigration reason daw ang ibinigay na unang dahilan ng otoridad kung bakit nila hinarang ang dating ombudsman. Balita hatid ni JP Soriano. Bandang alas 9 kagabi nang dumating sa NAIA si dating ombudsman Conchita Carpio-Morales. Ang bakasyon sana nila ng kanyang pamilya, napurnada, matapos siyang harangin ng immigration officer sa Hong Kong International Airport. Kwento ni Carpio-Morales, pagdating daw nila ng Hong Kong, agad daw siyang inihiwalay sa kanyang pamilya at dinala sa isang silid. Doon siya ininterrogate ng halos 4 oras. Hindi rin daw siya pinagamit ang cellphone. Hanggang nakontak na raw nila ang consulate office ng Pilipinas sa Hong Kong, na agad kinausap ang immigration officer sa Hong Kong na nag-hold kay Carpio-Morales. Pero pinababalik pa rin siya ng Pilipinas. I was detained. Hindi ko nga alam na detention na pala yung... Even with the guarantee of the consulate, ayaw raw nila, kailangan daw talaga bumalik ako. So I kept asking, ano bang reason bakit niyo ako dinidetain? Bakit ayaw niya ako papasukin? Ang sabi nila, immigration reason daw. Marami raw tanong ang immigration, pero hindi malinaw kung bakit ayaw siyang papasukin. Hanggang may pinapipirmahan daw kay Carpio-Morales na nagsasaad na pababalikin na siya sa Pilipinas. Maya-maya pa, isang opisyal ng Hong Kong Immigration nagsabing ayos na ang gusot at pwede na siyang pumasok ng Hong Kong kasama ang kanyang pamilya. Pero tumanggi na ang dating ombudsman at nagdesisyong bumalik na lang sa Pilipinas. More of frustration because precisely we went to Hong Kong because I promised my grandchildren, who are the children of my son, who passed away almost 4 years ago. I promised them that we would go to Hong Kong and they would go to Disneyland. Hinarang si Morales sa Hong Kong, isang special administrative region ng China, kahit panamagitan ang mga opisyal na ipinadala ng ating Consul General to Hong Kong. Nito lang Marso, nagsampas si Morales at dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario ng communication sa International Criminal Court laban kay Chinese President Xi Jinping. Formal daw hihingi ng paliwanag ang ating konsulada sa Hong Kong sa ginawang ito sa dating ombudsman, ang Malacanang. Inutusan daw ang DFA na tulungan si Morales. Sa tweet, sinabi ni DFA Secretary Teddy Boy Locsin na pinayagan din ng Hong Kong authorities ang entry ni Morales, pero nagpasya na raw itong bumiyahe pa Maynila. Sabi ni Del Rosario, isa sa mga dahilan kung bakit sila nagsampa ng kaso sa ICC ay para labanan ang pambubuli at pangaharas ng ating higanting kapitbahay. Sa ginawa raw ng Hong Kong Immigration Authorities kay Morales, lalo pa raw tayong nakaranas ng pangaharas mula sa China. I expected, pero parang it was far-fetched. You know, it could be a possibility, but it was far-fetched kasi Hong Kong nga yan eh. JP Soriano, GMA News.